Yon. Kasi habang nagpo-pull para habang nagpa-park na kami doon sa sa Olive Garden, tapos nabanggit ko na, "Oh, yung Dali," sabi ko. He just called me saying that you're going to divorce me, ganon. Oh. Tapos she's saying that I just have to wait, ganon ganyan. Tapos biglang ano siya na parang nagpanic na siya. Ganon. Tapos sabi niya, I'm gonna call her. So at that time, kailangan tawagan daw niya, ganon. So ako naman, pupunta ako ng CR para magkaroon sila ng private conversation ba, ganon. So kitang-kita ko yung mukha niya na parang, alam ko na natatakot din siya sa akin na mawala ako. And at the same time, wala siyang choice kundi ang mga to na lang ang pagbigyan niya, parang ganon, because of the business. Kitang-kita ko yung mukha niya na alam ko na mahal niya ako, kaso nga lang naman, para bang natatakot lang siya na mawala sila, kasi pag nawala na sila, parang wala na siyang business, parang ganun eh, di ba? So kitang-kita ko yung mukha niya. Kitang-kita ko nung magpaalam ako, okay, I need to go to the washroom. Tapos hinalikan talaga niya ako sa lips. Pero kitang-kita ko yung mukha niya na parang maiyak siya, na parang ayaw niya akong masaktan. Pero wala siyang choice, parang ganun. Kita ko yung mukha niya. Na alam ko na mahal niya ako, pero wala talang siyang choice kasi parang parang tinanggalan na siya nga ng freedom eh. Diba? Na hindi pa ako pwedeng, hindi rin kami pwedeng magkaroon ng isang table nakasama si Chap Chap at saka yung babaeng Pilipina din na ayaw din pala sa akin. Kaya nagka-separate yung table nila sa table namin, 'di ba? Ang 'di ba? Malala na, 'di ba? Kaya hindi rin ako pwede niyang isama doon sa pupuntahan ni na Chap Chap dahil kasama rin yung babae yun. So, ako na lang nagparaya. Tapos sabi niya, "Don't worry, I'll be back here in 15 minutes." Nag-antay ako mga 2 hours. Hanggang sa inaantok na ako that time, na nag-aantay doon sa Olive Garden. Tapos bigla siyang tumawag na, "Sorry, I cannot come. You just go home. Just wait for me there." Eh sabi ko, "Sige, I'll just go home na para maitulog ko muna," sabi ko. So sabi niya, "Sige, wait for me. 8 o'clock. Ayun. Akala ko, 8 o'clock darating, hindi, di ba? Tapos bigla siyang tumawag, to 12 na ng gabi. Ng ating gabi. Tapos sabi niya na, "I'm sorry I cannot come kasi siguro I'm gonna stay here for another 2 hours. Ganon. Kasi tinawagan daw siya. Ayun, mga iba pang mga Pilipino, ganon. Group of Filipinos. Ganon, ganyan. Sabi niya, "Don't worry, I'll be back," sabi niya. So, natural, dahil kung 12 o'clock tumawag, tapos sabi niya, "I'll have to wait for another 2 hours," yung magiging 2 o'clock na yun, di ba? Okay. Sabi ko, "Ay, wala nang pag-asang pupunta pa kami para mag-celebrate ng New Year's Eve doon sa supposedly Stratus Casino Hotel." So, inayaan ko na lang, hindi siya tumawag. Inayaan ko na lang. Dumating siya mga 5 a.m. na lang. Ganun. Huh? 5 a.m. na lang siya dumating. So, ako naman, nagtitimpi lang ako. Sabi ko, "Sige, okay lang. Siguro, hindi pa ako puno." Ganun. So, natural. Mamasahin ko yan. Diba? Kaya nabanggit ko doon na, instead na I complain, "I even made love to you." Ginanong ko, diba? Para lang maipakita siya na ako. Kaya ko pa rin magtimpi. Diba? So, kala ko meron pa siyang time para sa akin. Ang sakit nun dahil sinabi na aalis na naman daw, punta ng Washington. Pero ang pagkakaalam ko, kasama din ako. Kasi sabi niya nandun sa California, sabi niya, "Yeah, we have to have time together. Para magkaroon tayo ng New Year's Eve, ganun. Then after that, we will go out of time." So, kala ko, ito na yung sinasabi niya, out of town namin. Yung pala hindi ako sasama.